address. Isang mapagpalang linggo po sa inyong lahat. Ngayon po ay oras, no? O araw ng ating gaganaping seminar sa Marikina. This is a part 2 seminar of Compadres Vetmed Supply, product introduction at Marikina River Park. Gaganapin ito doon sa Senior Citizens venue. Ito ay dahil sa full coordination ni Sir De La Paz, ni mas kilala sa pangalang Yoki Loof. So mga kasama, samahan nyo kami ngayon araw na to. Ngayon nasa biyahe na ho ako, solo flight tayo for today. Pero hopefully mairaos natin ng maganda. Linggo naman ho kasi ngayon, no? Medyo marami talaga kaming event. Kaya yung mga kasama natin medyo hapurin. But right now mga kasama naman natin doon si paring Adrian o si Lookmaker, saka si Sir Yoki Loof. So gamay naman natin ang Marikina na. So let's see kung ano ang mangyayari ho mamaya sa seminar natin. But right now I'm hitting the road going to my loof. Kukuha tayo ng mga pang raffle bird na mga dekalidad. Pang share po natin yan sa ating mga kasama na tumatangkilik ng compadres. At hayaan nyo po, non-stop breeding naman po ang ginagawa namin, no? We have at least 70 pairs ng breeder. Sineset by set po namin para sa susunod, meron naman ho tayong maibahagi pa na magagandang linyaga sa ating mga kasama. Kasi adhikain natin, magpalaganap po tayo ng isang magagandang linyaga, may pakilala ang produkto na sariling atin. So, hindi natin ipagdadamot yan. So, lahat yan makukuha through raffle. And then, mga kasama, bukod po dyan, no? Sana yung itatayo natin na parang charity group ng compadres. Ito ho'y gagawin ho namin para ho dun sa mga lumalapit ho sa amin na humihingi ng tulong. So, sabi nga natin, ang pagbabahagi ng konting meron tayo ay malaking biyaya sa iba. At syempre, sa taas may balik ho sa atin yan na maganda. So, sana suportahan niyo po yun. At huwag niyong hayaan na hanggang doon lamang tayo. Kasi wala namang ibang magtutulungan sa industriya na to kundi tayo. So, samahan niyo ako. Biyahe tayo mga kasama. Papunta tayo sa Compadres Loop sa Manila. Let's go! Let's go! Nandito na ang mabisa na gamot, sasabihin ko na sa'yo ang sagot, legalidad, sigurado ng subok. Gamitin natin to, mag-champion ng sunod-sunod. Compadres Vetmed, talagang garantisado. Subok na ng maraming manlalaro, lalo pag mauwian ng malayo. Compadres Vetmed, ang gamot na pambato. Nandito na ang mabisa na gamot, sasabihin ko na sa'yo ang sagot, legalidad, sigurado ng subok. Gamitin natin to, mag-champion ng sunod-sunod. Nandito na ang mabisa na gamot, sasabihin ko na sa'yo ang sagot, legalidad, sigurado ng subok. Gamitin natin to, mag-champion ng sunod-sunod. Nandito na ang mabisa na gamot, sasabihin ko na sa'yo ang sagot, legalidad, sigurado ng subok. Gamitin natin to, mag-champion ng sunod-sunod. Nandito na ang mabisa na gamot, sasabihin ko na sa'yo ang sagot, legalidad, sigurado ng subok. Gamitin natin to, mag-champion ng sunod-sunod. Oh, ano pang hinihintay nyo? Let's like, share, and subscribe! Let's begin! Boss Yoki, lamesa siguro, kukulangin tayo. May parating pa, saka may special guest tayo right now, si Mr. Roy Tilia, yung solo MacArthur winner darating. Ay, ito na pala, sir! Magandang hapon po. Magandang hapon po sa inyong lahat. Mga kasama, lahat po ba naka-registered na ho tayo? Boss Yoki, may utang ka ngayon. Lako, lagot ka. Sabi mo kasi nasa 50 lang ang atin ko. Aanin na ibon ang dala ko.
Haabot ko yan hanggang mamaya. May parating pa eh. Oh my God! Wow! Hello, 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 hello! Isang magandang hapon po sa inyong lahat. Welcome po sa ating free seminar pagsabog sa Marikina Part 2. Muli po, nasa inyong harapan si Boss JRD. Kung sa larang mamanong, kilala tayong Mr. JRD, Mr. Natural. Sa pag-iibon naman po, binansagan tayong Boss J. So sana po sa lahat na nandito, unang-una nagpapasalamat po ako sa inyong pagdalo. At alam ko yung iba rito, mga second timer na po sa seminar. Yung isa po rito, ang iba po rito sa atin, mga bird hunter. Nandito na ang grupo. At hopefully, sana medyo pagpasensyaan niyo po, unexpected ho na ganito karami ho ang darating dito sa Marikina. Hindi limang ibon, anim na ibon ho ang dala namin. Supposed to be kapag nag-minimum kasi kami ng 60 above, 10 ibon ang pinamimigay namin. Lower than that, 5 ibon pinamimigay natin. Pero ganun pa man, gagawin natin lahat ng paraan para kayo mapasaya. Kung kulang tayo sa ibon, pamumudbud natin ang produktong compadres. And special thank you po sa participation, special mention si Sir Roy Dilia, ang ating MacArthur champion, solo winner, and then special thanks sa pagdala uli, ang ating coordinator ng WPFC, Sir Alamudin, Marlon Alamudin, salamat po sa pagdating. At sa i-mention ko na rin po, lahat ng vlogger na nandito, maraming maraming salamat po. Iisa-isay ko kayo mamaya no, para i-promote nyo po yung mga channel ninyo. At syempre po, bilang sukli po, ang JRB at ang compadres, meron din po tayong YouTube channel. Ang YouTube channel po ng JRB Compadres Vlog TV is right now hitting 13,000. And then yung ating JRB, Mr. Natural, Mr. Natural channel natin sa YouTube, hitting at around 330,000 follower. So, ipopromote natin mga channel ninyo at babalikatin rin natin kayo para ipapasipa rin natin ang mga followers ninyo. Lalo na, Boss Rolly M, salamat sa pagdalo. And then, bago natin simulan ng ating pagtitipon, hinihiling ko po magsitayo po muna tayong lahat at tayo'y magpasalamat muna sa taas na tayo nandito po at nagkaroon ng pagkakataon magsama-sama. Sa ngala ng Ama ng Anak ng Espiritu Santo, Ama, Panginoong Diyos, may lalang ng langit at lupa, kami po ay nagpapasalamat sa inyo na kami ay pinagsama-sama niyo po sa araw na ito. At nawa po, Panginoon, ihadya niyo po sa lahat ng hindi magagandang pangyayari ngayon sa araw na ito at basbasa niyo po kami para sa magandang resulta ng aming pagsasama-sama. At inataas po namin ito sa ngalan ng inyong Diyos Ama na makapangyarihan sa lahat. Amen. Salamat po mga kasama. Thank you, thank you. So right now, sino rito mga second attendee ng seminar dito? So marami-rami. Oy, may mga utang pala ako sa inyo mga certificate at pedigree, lalo na yung winner natin ng Peter Bundy Merwin na imported. Sir, mamaya po bigyan ko kayo ng certificate. And then yung pedigree ng parents, bigyan ko kayo ng copy. Pasensya na, medyo naging busy lang talaga. So mga kasama, introduce lang ho natin. Bago po sa pandinig ninyo ang Compadres Vetmed. Mga produktong Compadres na specially made para sa kalapati. At pinopromote po ng produktong ito ay all natural content. Ibig sabihin po, non-harmful sa ating mga alaga, no overdose tayong iniisip. Ngayon po, nakita ko kasi marami rito ang ginagamit natin is yung mga available sa merkado, especially gamot sa manok. Tama po ba? Ngayon po, wala na tayong kakaba-kaba. Mapasobra man tayo ng bigay, eksakto man ang bigay, kulangin man ang bigay, wala po tayong tinatawag na under and overdose. Pero syempre, gaya na sinasabi ko sa inyo, the best result is always tama po tayo sa gramo na binibigay dahil ang paggagamot at pagbibigay ng vitamina is according sa body weight mass. Ibig sabihin kung ano po yung bigat, doon natin binabase. Siyempre, sayang lang ang produkto eh. Bigyan natin ng sobra-sobra, wala naman ang problema kung talagang maluwag ho sa bulsa ninyo, kaya pang gastos, di sobra-sobrahan nyo. Pero tandaan nyo po lahat ng sobra sa pag-iibon, nagiging
Waze, dumi. Sumasama lang ho yan doon. Kaya wag nating sasayangin yun. Let's start with the product introduction. Sino nga ba si Compadres? Si Compadres nagsimula year 2018 in research. 2021, nagkaroon ng development ng produkto. 1 year na tinesting po ang Compadres sa private loop. Lumaro po ng PSA, MPBL, and then PSA. Sinubukan po lahat yan. At sinubukan po sa isang loop ang mga resulta at meron po tayong tinatawag na test trial loop. Doon po lahat sinubok yan. At yan ay assisted by chemist, engineer, and veterinary. So, ibig sabihin po, masusing pinag-aralan. Hindi siya bastang gamot produkto na nilabas sa merkado na walang paliwanag. Ito na po ang gamot na may paliwanag sa harapan ninyo. Pangangailangan po ng ibon ang number one ho nating sinaalang-alang dito sa Compadres Vetmed. Para matanong niyo po, yung iba magtataka, sino nga ba si Boss J na nasa harap niya o mas kilalang si Mr. JRB? Para matanong niyo po, yung iba magtataka, sino nga ba si Boss J na nasa harap niya o mas kilalang si Mr. JRB, Mr. Natural? Isa po akong herbalist technician. Yan po ang gawain ko. Expert po tayo sa mga herbal product. At bukod po doon, mga pinsanin natin po ay mga chemist engineer. Tumitimpla po ng chemical. Ngayon po, pinopromote ng gamot na to. Ito ang first local product in Philippines na specially made for region at pinopromote. Gamot na natural, walang halong chemical. Mamaya magkakasubukan tayo kung gusto niyo pang makita. Yung iba kasi rito, di ba mga sir? Nabigla kayo, sabi ko sa inyo, tagay tayo, ayaw niyo kasamahan eh. Ibig sabihin po, kahit sa tao, safe po ang gamot na to. Ngayon po mga kasama, oras na, magkakarera na, may positibong anunsyo na. Kaya abangan ninyo po sa merkado ang launching natin ng energy fuel, pointing cup at recovery pills. Para saan po ba yan? Mga special na supplement na tutulong po sa inyong mga alaga. Pinopromote na po namin ngayon. Certified and approved by BAE. Meron ho tayong mga lisensya na after the break ipapakita ho natin sa inyo. Kaya yung mga nagsasabi na kami ay huwag, pagpalain po kayo. Yun lang po masasabi namin. Dahil ang isang produkto hindi lalabas sa merkado, i-open market kung walang lisensya. Ibig sabihin po, nakapaten. Nakapaten po yan at license po ang mga gamot natin. So mga kasama, number one, marami tayong mga tanong, no? Regarding sa pag-iibon. Alam po, maraming veterano rito. Kagaya po ng mga winner na natin, mga champion na natin, nare-respeto natin sila. Pero po, yung ating pag-aaral, binase rin po sa mga gawain ng mga eksperto. Pinag-aralan namin ho, bakit ganun yung kanilang method. Ano ang hinahabol sa ibon? Nung nakuha namin po yung mga formulation ng iba't ibang fancier, lalo't yung mga endorser, kaya ho kami may endorser. Dahil sa kanila ho, tinesting lahat. Sa kanila inobserbahan, sa kanila ho, lahat in-interview. Sa kanila lahat, hinanap natin kung ano ba yung ginagawa nila. Sino ba yan, minonitor and everything para pag-aralan. At may sarili rin pong research team kami para alamin kung ano ang tumutulong sa ibon, iwas tupot. At kaya namin patunayan po yun sa inyo. Dahil kami mismo, last year ay naglipat ng ibon gamit ang formulation na yan. Kaya bago nilabas sa merkado na to, kami mismo ang sumubo. Nagnorte kami. Iisang ibon po nilaban namin. Tawa ng Diyos, nag second overall winner po. Santa Ana, Norte. Ismashan po ang laban nito last year. Pero ang method na ginawa namin ay basic according doon sa mga eksperto, yung mga champion winner. Pero yung ibon umuwi. Halos hindi umaabot ng landing board, lalo na nag-Santa Ana.
Kala ko hindi aabot sa landing board yung landing ng ibon. Plastado, tukod, pati pakpak pagbaba. Putikan lagi pag umuwi. Napakadumi. Anong yung sinyalis na yun? Ang ibon, napapagod, bumababa, naghahanap ng tubig. Diba ho? Pero, nilipad namin ng south. Bagyuhan pa rin. Ito po ang resulta sa ibon. Iisang ibon lang po itong pinag-uusapan natin, ha? At sa awa ng Diyos, second overall din ng south. Back to back, second overall, iisang ibon. Pero gamit naman dito, formulation namin. Ang ibon simulang nilipad ng Impanta, Quezon, napunta ng Sorsogon, napunta ng Sorsogon, Matnog, Kalbayog, umuwi ang ibon. Pero malinis. Hindi lang ako nakapagdala ng white screen, no? Papakita ko sa inyo sana. Apat na beses umuwi yung ibon. Pagkababa, babae po itong ibon na to, hen. Pagkababa, ang unang hinahanap, lalaki. Nagpapaasawa pa. Walang hingal, walang pagod. Bakit po? Prove ng ginawa ng research team. Kaya we are proud to say, nandiyan na po yung dalawang produkto, ang energy fuel at ang pointing cap. Ang pabaon, pangkarga. Gasolina po ng ibon. Pangkarga ng ibon ng pointing cap. Nandito na po. Ano ho ang ginamit naming basis para sa formula na yan? Migratory bird. Inalam ng research team namin ano ang hinahanap ng migratory bird 2 weeks before na sila ay lilipad. Lagi silang nasa tubigan, may isang klaseng ugat silang hinahanap na kinukot-kot at kinakain. Kung ano yon, sekreto na po ng compadres yun. Kaya yan mga kasama, pamamanghain namin kayo. Maglalabas po tayo ng 100 pieces per battle. Meron din tayong by 10 pieces. Pak! Nakapakete para dun sa maliliit po. Hindi kayo nahihirapan. Pag tinanong nyo kami, Boss, magkano pointing cup na 100 kapsula? 180 pesos retail price. Oh my God! Kapsula. Wow! 180 pesos po. Kumpara nyo sa other brand na 300 plus. Magkano po ang recovery pills po? 200 pesos po. Oh my God! Wow! Retail price. Ito pa malupit. Boss, energy fuel nyo, magkano? 90 pesos 30 ml. Hindi na po siya 10 ml o 15 ml lang. Na 300 plus on market. 90 pesos. Ganun kababa ang presyo. Meron din po tayo 500 capsules ang laman. 500 capsules, magkano lang po? 780 at 800 pesos. 500 po yun. Tipid pa rin kayo. Lalong dumadami, lalong bumababa. Not other brand, 3,000 pag nag-ipitan. Ito po, pinagbabawal namin ang ipit. Kung merong stock, wala, same price. Dahil nandito po kami nakamonitor, hindi siya imported product. Yun po ang pinag-iba natin. Ngayon, ano nga ba yung recovery pills na yan? O, ito mga kasama, ayoko magpatama ha. Pero ito ang reality. Ibang Pinoy eh. Pag nakita kasi ng Pinoy, na wow! Pagdating ng ibon ko, pagkasubo, parang si Papay kumain ng spinach. Ang lakas, ang sigla. Hindi nyo alam, pinipeni na pala kayo ng epekto ng sinusubo ninyo. Recover nga ho eh. In the word recover, pagpahingahin nyo. Ngayon, susubuan nyo yung stimulant performance enhancer. Ang ibon nyo, pagod na pagod, susubuan nyo. Walang pinag-iwan sa marathon yan eh. Tumakbo ka na lang malayo, alam mo kakapusin ka sa finish line, babanatan mo ng energy bar. Di pa ni bagong karga na naman. Ganun ang ginagawa niya yung isa ibon. Yung tinatawag yung black beans. Pagkadating susubo ninyo, sasalubungin ninyo, magiging energetic yung ibon, mamamarako, kakain. Hamunin ko kayo, after 4 hours, pagdating ng gabi, tingnan niyo ang ibon niyo sa perch, basag na basag. Dahil hindi ho nakapagpahinga.
Pero ito, pamamanghain uli kayo ng recovery pills. Pagkadating ng ibon, 10 minutes pahinga, bigyan agad ng multivitamins anti-amino. Awit amino. Bakit? Anti-panggamic acid. Dahil ang ibon sa mga atleta, kapag nasobrahan tayo ng produce o exert natin ng lakas, nakakaroon tayo ng malaking build-up ng panggamic acid. Panggamic acid, ito po yung likido na nagdudulot ng pulikat. Ganon din ho sa ibon, paninigas ng kalamnan. Ngayon, para ho matanggal yun, kailangan nyo magbigay ng supplement na hitik sa amino acid para tanggalin niya yung tinatawag na pag-build up ng panggamit. Maibisan yung pananakit ng katawan at pananakit ng mga kasukasuhan at pulikat. Ngayon, pagkatapos niya magbigay nun, subuan nyo ng recovery pills. 5 to 10 minutes after the effect ng recovery pills, makikita nyo yung ibon nyo mag-aakyatan sa perch. Huwag ho kayo magpapakain pagdating nila dahil hindi ho matutunawan basta-basta ang ibon. Pag-akyat nila sa perch, matutulog po yan. Ngayon, pag nakita nyo hong tulog, bulabugin nyo ang ibon, sigawan ninyo, palakpakan ninyo, sasabihin sa inyong ibon, kikindatan kayo. Pagkakindat sa'yo, hayaan nyo ng 4 na oras magpahinga. Dahil pag after ng 4 na oras, kusa-hus lang bababa sa perch, magkahadap na ho ng pagkain. That is a total recovery. Hindi yung pagdating, pagod na, sasaksakan nyo ng performance enhancer uli. Kasi po yung sinusubo yung black beans, pina-check po namin yun. May compost po yun ng aniseed. Ang aniseed ay nagdadala ng pinakamataas na uri. Uri po ng steroids. Artificial po ang ginagawa sa inyo. Sa tao na lang po, walang na natin patpahabain pa. Galing po tayo sa maghapong trabaho, pag uwi nyo sa bahay, anong hinahanap nyo? Matulog, diba? Magpahinga. To refresh. Same at sa ibon. That is a scientific logic pagdating sa pag-iibon. Ngayon po, ang dami po rito sa atin na magagaling na pansier, bilib ako sa kanila. Nakita namin mga ginagamit nila. Sa totoo lang, hindi ko sinasabing mali ang ginagawa nila. Bagkus tama. Nakagista nila yung ganong procedure. Bakit nyo nga naman talaga babaguhin? Hindi ho namin pinababago. Doon po sa gustong sumubok at di kalidad na gamot, may pantapat tayo sa procedure na yun. Kasi tama ginagawa nila eh. Saka sa pag-iibon sa amin, may 4 kaming punto na kinukuha sa pag-iibon. Kagaya ko, 3 loof ko. 3 nililiparan ko. At meron pang parating na mas malaking ahawakan ko, ang Compadres OLR. Sa Montalban po itatayo ang Compadres OLR, 5,000 heads capacity. At no human interface po ang rules namin doon. Kaya nga po napansin nyo lahat ng design namin, water soluble, because ayaw namin hinahawakan ang ibon sa oras na pagkukondisyon. Ngayon po, ito po yung sistema, iisa lang po na dahilan ang pinag-iba ng manok at ibon. Derby fighter po ako. Sugarol po ako. Tatapatin ko po kayo. Mas malaki ang gasto sa manok kaysa sa ibon. Dahil sa manok, pag naglaban ka, milyunan yan. Sa ibon, maglaban ka, magkano lang yung singsing mo, magkano lang yung sakay mo. Ang liit, di ba? Pero sa manok, dapat sakto sa moisture, sakto sa tubig. Dahil hindi lalaro, hindi papalo ang manok kapag sila ay wet. Pag naman sila ay dry o kulang sa tubig ang katawan, hindi rin papalo. Sasabihin, nag-chope ka. Sa ibon naman, subukan mong dry. Pag ikot ng isa niyan, bababa na yan. Subukan mong kulang sa tubig, tutukod yan. Anong kailangan? Bugbugin sila sa tubig kapag nagkukondisyon. Bugbugin sila ng electrolytes. Huwag niyong pigilan. Hayaan niyo sila. Kung anong gusto nila, bigay niyo. Bantayan lang ho natin ang health conditions nila. Ibigay niyo, yun ang gasolina ng ibon. Kaya lang, kahit anong inom nila, bitin yun sa malayo ang lipad.
dahil hindi niya ba alam ang kalapati maximum sprint na kaya nilang ibigay. Upon research namin, 150 kilometer, yun po ang pinaka maximum sprint nila. At kailangan doon sa puntong yun, lumabas yung tinatawag na natural adrenaline triphosphate. Kung sa tao naman, sasampulan ko kayo kung ano yung tinatawag na adrenaline triphosphate. May asawa kayo na tumitimbang ng 150 kilogram, ha? O, wag na lang yun. Kasi nakakahiya naman yung ganong kalaki. Napakalapat nun. Sabihin na lang natin, 25 kilos lang ang asawa mo. Pero sa pintuan ng bahay ninyo, nakaharang yung rep ninyo na Tudor. Subukan nyo pong nasusunog ang bahay nyo, kahit kayo mag-isa, yung rep na yan, kaya nyong balibagin yan, tapon palabas. Dahil nag-exert yung adrenaline triphosphate, yung adrenaline triphosphate nyo. Ang asawa nyo, magugulat kayo, mabibit-bit nyo ng isang kamay palabas. Yun po yung adrenaline. At may tamang formula, may tamang timing kung kailan dapat paputokin yun. Yun po ang gawain ng pointing cup. Once na pinailom niyo po ito, hindi ito pumuputok agad. Nagre-restore po ito sa katawan nila. Same sa manok. Sa manok naman, kaya tayo nagkukondisyon para itaas yung kanilang level of adrenaline. Pansin niyo sa manok, kapag tamang kondisyon, panay butas na ang katawan niya. Pero hanggat may hininga yan, tutuka yan. Dahil nag-e-exert, naglalabas ng extra oxygen yung katawan nila para dugtungan buhay nila sa loob ng 10 minuto. Pero tusok-tusok po yun, ha? 3 inches na tari po yun. At isipin yung lakas ng manok, kahit kayo hindi nyo kayang tumbasan ang lakas ng manok. Hawakin ko kayo ng tari. Bibigyan ko kayo ng pinakamalambot na manok, magnolia. Ipalo nyo po yung tari na yun diretso sa likod kung kaya nyong ibaon ng buwan tari. Hindi nyo kayang ibaon nyo. Magkakapustahan tayo. Baka mabali pa yung tari. Pero manok, papaluin nyo swak na swak yan. Buo. Ganun ka powerful. Kayang bumasag ng kawayan ng manok pag tama sa kondisyon. Sa pag-iibo naman, pag sila nakuha na nila yung maximum sprint capability nila, ang gagawin nila, yung mga lamang loob nila mag-i-struggle. Yung mga muscle nila mag-i-struggle. Yun po yung magiging signal para paputokin yung adrenaline triphosphate. Parang runner yan eh. Pagbiting ka na, dudukot ka ng tinatawag na energy bar. Isang kagat, kilometro ulit buhay mo. Yun ang gawain mo ng pointing ka. Eh boss, ano naman yung energy fuel? Ito tutulong sa ibon ninyo kapag nasa track at travel. Ang gawain nito, ikalma sila. Tanggalin ang stress nila sa malayo ang biyahe. Okay? Ito ang tutulong sa kanila para sila ay hindi mahapo, may extra energy silang kinukonsumo sa katawan, hindi yung nasa katawan na nila ang kinukonsumo nila, kundi ito. In just 10 drops, enough na sa isang ibon bago ilong. Ang paggamit ho nito, dalang effectivity ho nito is 12 hours effectivity to 16 hours. Ang effectivity nito. Kaya 4 hours before loading, i-take nyo na to. Para umiikot na sa sistema nila, ito yung ina-adapt na gagamitin nila para sa biyahe. Walang pinag-iwan po ito sa iniinom nating suplemento bago tayo bumiyahe para ma-relax tayo. Pero hindi patutulugin ang ibon ninyo nito. Gagawing alerto at relax. E ito, paano ginagamit? 30 minutes bago ikarga sa truck, subo nyo na ito. Pansinin nyo po, nagkakagulo na yung mga ibon sa iba. Ang ibon nyo walang pakilam. Nandun. Naghahanap ng komportable pwesto, nagpapahinga. Yan ang epekto ng pinagsamang lakas. Boss, pwede bang isa lang ang gamitin dyan? Nasa inyo po yun. Kung anong gusto nyong gamitin. Kung sa palagay ninyo, may pabaong kayo na sarili nyo nang ginagamit, okay yun. Bigyan lang sila ng pambiyahe. Kung meron kayong pambiyaheng ginagamit, okay lang yun. Kumarga kayo, walang problema. Friendly po yan kahit anong kapartner. Then pagdating ho ng ibon sa liparan, nandyan na po ang recovery pills namin. Susubukan po namin ihabol yung tinatawag namin carbo booster. Lalabas din po yun.
Yun po yung pinapakain sa loob ng huling tatlong araw ng kanilang conditioning bago ikarga ng truck. Dahil ang kailangan ng ibon, hitik sa carbo, hitik sa fiber, at the same time, hitik po sila sa karga ng kanilang gasolina sa katawan. Iyan po yun. Kaya ngayon mga kasama, hinapyawan ko na po ang lalabas sa merkado na bagong produkto na siguradong ikakasatisfy ninyo. I have, wala akong enough na dala para dyan. Lalansin pa lang to sa July 6. July 6 po lang to. Para sa actual product, ito po yung tinatawag na energy fuel. Mapapansin nyo po, may kulay dilaw sa ilalim. Kaya may nakalagay po dyan, shake well before use. Kasi po, yung dilaw na yan, ang special formula. Kaya mapapansin nyo po sa label, pag binasa nyo, it have a portion of ATP, which is adrenaline triphosphate. Meron po siyang amino acid, concentrated glucose galing sa fructose, and may others. Pinayagan po kaming A-others lang. Bakit po? Hayaan natin yung kalaban mag-isip kung ano yung others na yun. Mahirap po ibigay sa kanila lahat ng formula to avoid the patency ng product. Ito po yung packaging ng recovery. Ito yung recovery 100 capsule. Okay? Ito po yung by 10. Mapapansin niyo po naka-foil pack, hindi ho plastic. Para iwas singaw yung freshness ng gamot nandun. Nakakapsula po ito. Ito po yan, mabibili niyo sa merkado. So, ito po yung sinasabi kong 200 pesos, 100 pieces. Parang lumalabas 2 piso isang kapsula. Pero kung tutusin, kung gusto niyo raw product, makamura kayo. Huwag niyo nang bilhin yung bote. Mahal yung bote. Mas mahal pa yung bote kaysa sa laman. Sa totoo lang po, ayaw namin magpresyo. Kaya lang, kung hindi namin iaayos ang packaging, hindi kami lalaban sa merkado. Kasi sasabihin, squatter. Ay, wag naman ganun. Pero para ho sa akin, hindi ho kasi yung label, packaging ang binibili mo. Yung nasa loob, ang kailangan mo. Kasi nga, yung iba, syempre, malalaking merkado na yung iba eh. Pagandahan ng label, pinapasok ng third party, pinapasok ng trader. Pero bangga naman sa presyo. Ang kailangan natin, presyong swak sa bulsa, epektibo, hindi pabonggahan. Nilinis lang natin. Hindi na natin kailangan pag-arboin, dalang hinahabol namin, is cost price market. Ito po, may tag sa 10 piso po tayo dito. Ay, 10 piraso. Ang halaga lang ho nito, 28 pesos. 10 piraso. Bakit ito mas mahal? The more na kumukunti binibili mo, tumataas presyo. Dahil ang packaging po, special foil pack packaging, hindi plastic. Hindi kagaya yung plastic na tinatakan lang, na may singaw. Ito po, foil. Seal type, vacuum type. Ito yung tingi. Meron din tayong lalabas ng bultuhan. Dahil mas maganda sa mga poultry supply, babagsak namin bulto. Bakit? Mas makakamura po kayo. Isipin nyo kung 1,000 piraso laman ng ibabagsak namin, magkano lang po yun? 1,470. 1,000 piraso. Magkano lang po nyo mabibili? Halos baka 1.80 centavos ang isa. O 2 piso na, kasama kita ng poultry. Compare sa other brand na pinakamura, 3 piso. 350. Ganon din po ang ating pointing cup. Maambot ba? O, atras daw. Ay, abante pala, abante. Medyo aabante lang tayo ng konti. So, the product introductions ho natin, nasabi na ho natin yung tatlong formula na lalabas sa merkado. Yung mga formula na yan na ilalabas ho natin sa merkado, mga kasama, yan po ginagarantiya po namin sa inyo.
nakakasiyahan ninyo. Ito namin kayo lahat mabibigyan ng sample, no? Kagustuhan ko po, dahil ang Marikina malapit po sa amin. Ang Marikina po ay isa po sa solid area na compadres user. Sino ho rito ang compadres user? Kamusta po ang epekto sa inyo ng compadres user? Pwede ba ako humingi ng isang testimony sa inyo? Sino pwede mag-volunteer? Compadres user? Sir, lapit po kayo rito, sir. Baka pwede ako makahingi ng konting patunay galing po mismo sa kanila. Hindi na po sa amin. Sir, bilang compadres user, bago ang lahat, sir, ano ho pangalan nila, sir? Okay, promo cut. Okay. Boss, pwede patanggal mo mas mo muna para makilala ka nila. Okay. And then, hinihingi lang po namin ang opinion ninyo o experience ninyo sa paggamit ng compadres product. Maganda po yung compadres. Gana agad siya. Hindi mayat gamitin. Anong masasabi mo kuya doon sa mga hindi pa nakakabili ng product ng compadres? Bili na kayo. Try nyo. Hindi nyo magsisisi. Talagang proven talaga siya na ayos talaga na gamitin. Ayun. Sa yung lahat ginagamit ko. Okay. Kailangan niya ako baka kasi kumukot ka lang pero tinesting ko. Okay siya 100%. Walang sunog. Ayun. Okay siya, 100%. Walang sunod. Ayun. Lapak naman kayo dyan. Boss Marco, thank you so much. Mga kasama, user na po ang nagpapatunay. Walang sunod daw. Walang tirik. Hayaan natin kasi produkto magsalita. Huwag komersyal. Huwag yung kaming daanin sa komersyal. Tama. Produkto ang magsasalita. Oho, bakit po mababa ang presyo ng compadres? Hindi namin kayo sasabayan sa kilitin ninyo. Dadaanin niyo kami sa promotional, dadaanin niyo kami sa advertisement. Okay, may pera kayo. Pero ina nga, let's the product talk. Yun. Boss, pwede yung share mo yung ano? Sino rito pala yung nanalo? Di ba kayo yung nanalo ng ibon last time na binigyan ko na may tama? Tapos binigyan ko kayo ng gamot? Boss, baka pwede mo namang ikwento ang pangyayari. Konti lang, boss. Tayo-tayo lang naman. O, mga kasama, ito po yung ginawa namin. Nakaraan po, may dinala kami infected ng wet pox na ibon. Libre ibon, libre gamot. Pag napagaling sa kanila, boss, pwede ko humingiin ba ang opinion niyo kapos na paggamit ng compadres? Pwede lang sir, kasi yung iba sa kuha ng ibon, ay dyan yung nabay, member to trust. Ano, pagkagamit namin, actually, hindi namin structure doon sa tabun namin. Kaya doon sa Sunday hanggang Friday. Pero hindi ko sa atin din nalaglag yung mga baluto. Palakpak naman mga kasama! Oh, mga kasama, yun po ang bisa ng isa nating gamot na all-in-one. Ibig sabihin po, wala na tayong patumpik-tumpik, hindi ko alam ang sakit, hindi ko alam paano solusyon. I-101 mo na yan. Kaya nga ho, 101, 101% guarantee ang effectivity. Sipin nyo po, from Friday to Sunday, dry and wet packs lumaglag ng kusa. Laging makinis ka agad. Ganun po ang epekto ng 101. O meron ho rito nagtanong sa akin, boss, pinitsuran pa yung ibon. Hindi ko lang alam kung naka-attend. Napakalaki ng kanker.
hindi na maisara ang bibig. Pero favorite niya daw na ibon. Sabi ko sa kanya, huwag mong kutkutin. Huwag mong kalikutin. Linis mo lang ng baktidol. At painumin mo ng 101. After 3 days din, nag-PM sa akin, Boss, lumaglag yung kanker. Malaki pa dito sa hinlalaki ko, kalaki. Pero yung sugat, hindi nagdudubo. Tuyot yung sugat paloob, pero lumaglag yung kanker palabas. Yun ang bisa. Yun ang gamot. Saka bibigyan namin kayo ng mga himalang gamot sa oras ng karera. Ano ang karamihan nating problema sa karera pag umuwi ang ibon? One eye cold. Sir, thank you po. One eye cold. Halak. Ngayon po, ang commercial brand ba may binigay na solusyon sa inyo? Itinuro ba sa inyo? Wala, di ba? Basta sa kanila, ito, gamot sa sipon, sa halak, ilang araw. Pero this is the first brand na nilabas. Fast acting. Ambroxetine FR. Soon to be magiging Astrogen FR. This... Hindi tayo nangaaway. Hindi. Nasaan tayo pumunta sa WFC? Yung kulugtarat na yon. Wala, no? Imbitahan ko sana. Pagsalitain ko rin dito sa harap. Walang problema, Boss Marlon. Kasi kung gawin yung, di ba, yung kinalito ko sa inyo, tumisugin namin yung Androxidine nila, pero di effective, pero yung kumpadre, one day lang, tapos kagad. Yun! Yan ang efekto! Gamot ang nagsasalita. Ito, Boss, mga kasama, ang Androxidine FR natin. Ito, pinormilate namin to dahil mahal namin ang mga nag-iibon. Ayaw namin ihinto ang laban ninyo. Uuwi ng linggo ang ibon ninyo, may one eye cold, may sipon, may halak. Ano tendency gagamutin ninyo? Pag hindi umabot, hindi na. Tama po ba? O ngayon, bigyan natin kayo ng solusyon. Linggo umuwi. Nakita nyo, plastado, may one eye, may halak, may everything. Pag pahingayin nyo, i-recover nyo. Pag na-recover, sa gabi. Ito boss, dalawang muka ang meron ng produkto natin. Bakit sinabi namin dalawang muka? Kasi po, ang produkto natin, bukod sa water soluble, kung nag-iisa ang gamutin nyo, mag-impact lang kayo ng empty capsule basta size number 4. O, pagpapainom kayo, dot-dot nyo lang yung size number 4, oh, sa powder na to. Capsule nyo, subo nyo. Gabi, ng linggo. Lunes, bigyan nyo ng umaga hapon. Pero idiretso nyo yung pagkain na masarap lang. Pagdating ng Martes, huling inom ng umaga. Huling inom nyo lang, umaga. Pagdating ng hapon, kondisyon yung kondisyon. Upustahan ko kayo, tapos ang one eye cold yan, naglag yan. Yan po, pinasuko ko kay Sir Marlon. Si Sir Marlon is WPFC coordinator namin. Ang unang naging sakit sa ibon niya, pestihan. Hindi maawat. Kaya nga ito, may kukunin ito sa loop namin, isang pares ng materialis. MacArthur finisher, saka second overall ng parang Kalbayo ba yung Tacloban? Kalbayo. Bibigay ho namin sa kanya. Kaya ho namin ibibigay sa kanya yon dahil po Sir Marlon naging makatotohanan ang WPFC seminar because sa pulong ni Sir Marlon. Sukli namin yon. Pero nakakilala kami dahil lumapit si Sir Marlon, Sir, wala na akong ibon na peste kami. Ubus. Ngayon, mauubos pa yung natitira. Sabi ko, agapan nyo. Paano ba aagapan? Wala kasi talagang gamot sa peste, sa totoo lang po. Ang pag-agap, linis muna. Pinalinis ko sa kanya. Pinadalahan. O, bumili ka no? Ng 101. Na-control niya. Within a week, na-control niya. Boss, nahin ko ang patayan. Ang problema ko, boss, yung mga kalapati ko naman, sinipon. Sipon ay gold. Tinanong niya ako kung anong pwedeng gamitin. Hindi ako madamot eh. Nagsabi ko ng damot sa kanya. Kalaban pa namin yun. Sorry boss. Nag-repair ako ng kalaban kasi malayo sa amin. Baka mapapalod ng boss ko kasi ito. Grabe. Gumamit ka ng Ambroxetine ng kabila. Isang linggo nang lumipas, supposed to be dapat after a week titigil mo gamot eh. Kaya lang hindi gumagaling. Lalong lumalala. Sabi ko sa kanya, boss, sinto mo yan. Padalahan kita ng gamot.
Damatay ng Ambrox si Tenefara. Yun yung nilive video mo eh. Pinainom ngayon maghapon. Umaga hanggang hapon pinainom. Kinabukasan ng tanghali. Pagsilip niya, ay wow. Wala nang icon. Di ba po? Ganun kabilis ang Ambrox si Tenefar natin. Kaya nga pasalilip ito. Walang pinag-iwang kay Pacquiao yan. Ialaksan mo. Siguradong paspas ang resulta. Yun po yun. Formulated natin. Sumunod na tinawag sa akin, isang problema natin sa ating mga loot right now, salmonella, para typhoid, nangyari ulit sa kanya. After intestihin ng sipon, para typhoid naman ang tumama sa kanya. O salmonella. Contact ko rin, sabi ko, boss, after the seminar, bibitin na kita sa pakete. Binigyan ko po ng promo pack yung kompleto na. Para pag tumawag, meron na akong ituturo kung anong gagawin. No. Let's go. Nandito na ang mabisa na gamot, sasabihin ko na sa'yo ang sagot, legalidad sigurado ng subo, gamitin natin to mag-champion ng sunod-sunod. Nandito na ang mabisa na gamot, sasabihin ko na sa'yo ang sagot, legalidad sigurado ng subo, gamitin natin to mag-champion ng sunod-sunod. Kumpadres, bet, bet.